Yo, what's up mga idol? Welcome ulit sa aking channel. Today, pag-uusapan natin ang aking installation ng Power Beam Ginto. 10 km, kaya ba ni Power Beam Ginto na may personal height na 8.5 meters? So, let's find out today. So, bali, ito po yung pinakaunang installation ko ng Power Beam Ginto. Ito yung pinakauna ko pong salang na sa larangan ng point-to-point business. And gusto ko lang i-share sa channel ko, sa channel na to, na kung kaya ba ni Power Beam Ginto ang 10 kilometer na may personal height na 8 meters. So talagang totally kaya naman talaga ni Power Beam Ginto kasi 25 up to 25 kilometer yun. Ang tanong, ilang Mbps ba ang kaya iba to ni Power Beam Ginto sa layo na to? So let's do this mga idol. So before natin simulan, silipin muna natin ang aking tower doon sa taas. So let's go mga idol. Okay, bali, ito na po yung tower natin mga idol. So ang haba ng tower galing dito sa aming rooftop. Ayun, nandun ang 5EC Ginto na ating device. Ang daming ibon. Oh, yun oh, daming ibon. Meron pala akong isang antenna dito mga idol para bulik. Right, start na tayo mga lods. Nandito na tayo sa computer and una nating gawin, punta muna tayo sa ating airlink map. So ito pala yung airlink map natin, is around 10.01 kilometer. So ito yung status ng ating airlink map.
Kung tingnan natin dito, bukid. So dito sa mga area na to, maraming nakaharang na mga bundok. And kung tingnan natin dito sa mapping, mayroong pinakamataas na bundok dito. Ang personal height niya ay 8.4 meter. So, mahihirapan talaga tayo magbato ng malaking Mbps dito sa ating station. So, dito naman sa kabilang bundok na nakaharang 8.3 meter, 8.9 meter, 9.7 meter. So, ang height pala ng main access point natin is 28 meter or 90 feet plus. And then dito naman sa station, yung kinuna natin ng video kanina, ang height ng tower natin medyo mataas kasi itong area na to, from the ground 29 meter or 95 feet. So itong ano natin, Airlink map natin, pinapakita dito na ang height from the ground papuntang Fresnel, 9.9 meter and 8.5 meter. Mayroon ngang 8 meter saan yun? 8 meter, mayroong 8 meter mga idol. So mahihirapan tayong iba to yung pinakamalaking Mbps dito sa ating station. Yes. Gusto ko sana iba to dito is 150 Mbps. So tingnan lang natin dahil sa first nil height na to kung magkano ba yung kaya niyang iba to dito. So bale chance lang natin sa ang units to fit. So bale po ito po yun mga idol, 92 feet yung main station natin ang height ng tower, and then access point natin is 92 feet and station natin 95 feet. So uli, balikan natin yung natin, Fresnel height, 30.9 feet, 30.5 feet, 32.5 feet, and 29.6 feet. Ngayon, ground to ha. So ito yung ground, bundok to. So malamang may mga puno to dito. Halimbawa, ang puno dito, may niyog kasi. Halimbawa, may niyog na around 40 feet. Wala na, harang na to. Isang harang na to para sa ating device. So, magkano nga ba ang kayang iba to ng ating power beam? So, open natin yung power beam natin. Since naka-install na to, i-open na natin dito sa ating laptop. Alright. So, punta tayo sa settings para ma-open yung device natin. And then, network and internet. Tapos, network and sharing center. Yun. Tapos, i-click nyo itong ethernet. And then, properties. Click properties. And then, punta tayo sa internet protocol version 4. TCP/IPv4. Click natin to. Use the following address. Kung ano yung IP addresses na ginawa natin doon sa ating device. So, sa akin, 192.168.1.1. Subnet mask, i-click nyo lang to and then okay. Okay. Then, punta ulit tayo sa Chrome. Balik tayo sa Chrome. I-open natin yung ating device. Just move then. 168.88.100. Okay. Your connection is not private. So, punta tayo dito sa advance and then proceed to 192.168.100. So, ito na po mga idol. Open na po natin. Palakihan natin ng konti. And ito, username. I-input ko lang yung username ko dito. Admin. And then, yung password ko. Okay. Tapos login. All right, nandito na nga. So ito po, as you can see here, iba yung kilometer na nakalagay dito, 9.9.
So dito sa doon sa Airlink map natin is 10.01, pero dito 9.9 kilometer. So ito yung true output capacity niya, and then sa station natin, and then dito naman sa access point. So hindi naman sama, at blue na blue, clean, super clean yung ano natin, area natin dito. Ayun, ito na yung ano natin, actual na device natin, actual niya na mga true output capacity. So kailangan natin tong i-speed test. So we have to speed test kung ilan ba ang kaya, kung ilan ba talaga yung nakukuha natin. So bali kasi itong nakalagay dito na 172, bali hindi naman talaga 174 ang nakukuha natin na Mbps, kundi 50 to 60% lang ng true output capacity natin ang actual na nakukuha natin na Mbps. So pasyalan lang natin tong ano, basic wireless settings. Bali yung channel width natin naka 2040/80 pala, naka 2040/80 GHz yung channel width natin. And then sa ano to, ha, sa station to, ha, kumustahin naman natin yung alignment. Ito po yung alignment, ito na, sagad na talaga tong alignment pang idol dito sa aming device. Bali sinubukan na talaga naming i-align talaga, i-full burst to lahat, pero ito na talaga yung pinakasagad niya. So ngayon, since napakita na natin, 9.9 kilometer. So ito, napakita ko na sa inyo. So i-speed test na natin kung ilan ba talaga ang kaya. So para maka-speed test tayo, is babalik tayo dun sa settings. Kailangan nating i-auto-obtain yung internet natin. Balik tayo sa internet, properties, the same pa rin, internet rin ako. Tapos obtain IP address automatically, i-auto-obtain natin. Tapos okay, para magka-internet tayo. Ayun, meron na tayong internet. And then punta tayo sa speed test. Alright, palakihan natin. Oh, kla speed test. Okay. Dito na magkakaalaman kung ilan ba ang kaya, ilan ba ang kayang ibato doon sa ating dito sa atin na station, from main, from access point. So let's find out kung ilang Mbps yung kayang ibato. Medyo mahina kasi yung laptop ko, naghahang. Ayun, ang taas ng ping. Pero okay na okay po mga idol. Okay na okay po siya. At least nakakuha na tayo ng ano, 100 plus Mbps yung download speed. Naka-residential plan lang kasi tayo, hindi naman ganun ka-accurate yung residential plan ng PLDT. So yung download speed natin 120 Mbps, and then yung upload 57 Mbps. Hindi na po masama yan sa ating, hindi na po masama nakakuha tayo ng ganitong speed sa ating Powerbeam 5AC Gen to. Kahit ganun pa man yung Fresnel height natin. So kayo, kung nagbabalak din kayong bumili ng Powerbeam Gen to at tinatanong nyo kung kaya bang 9.9 or 10 kilometer na distance, yes na yes po. Kung makikita nyo dito sa ano ko, sa Airlink map ko, grabe yung Fresnel height, nasa 8.5 meter lang, pero nakakuha po tayo ng ganitong speed. So pero subukan natin sa fast.com, speed test tayo doon. Subukan natin dito kung magkano ba talaga yung nakukuha natin na speed from
access point to station. So 92 Mbps, 93, paiba-iba kasi yung ano, ang speed ng residential, hindi tulad ng SME static. Super solid yun. Ito paiba-iba kasi ng ano, BP ang bigay ng ano, residential plan, hindi tulad ng business plan ng PLDT, accurate. Oh, yun, naka upload natin 58 Mbps, down kabila kung ilan yung speed. Subukan na din natin kung naka 100 nga ba. So yung ping natin, so medyo mataas, 21. So ito nga, 108 Mbps 110. So hindi na masama sa 10 kilometer lang talaga to. Hindi na masama sa nakikita nating Fresnel height, at saka hindi na masama sa isang power beam 5BC gin to. God bless you, mga idol.